Kumusta kayo? Hello. Pang Pinoy. Nabigyan niya ng hostesya yung original. 5 out of 5. Magbako na kayo naka-tissue ng towel. Grabe. Tingnan nyo naman yung mata ko ngayon. Mas dama mo kasi Tagalog. Yung mga bagay na hindi malinaw sa akin doon, napakita. Mas naintindihan ko siya kasi hindi na rin ako nagbabasa. Ba, iba yung atake talaga nila agad. Masarap siyang panoorin with the whole family. Pakilista, number one sa list nyo this Christmas. You're still watching Anong Ganap? Nandito na siya, ang forever heartthrob ng Philippine cinema. This time, pasasayahin at paiyakin naman niya tayo dahil sa handog niyang pelikula ngayong Pasko, ang Miracle in Cell No. 7. The one and only Aga Mulak, welcome to Anong Ganap! Anong Ganap! Thank you. Hello, magandang araw sa inyo lahat. Congratulations, Aga. Dahil teaser and trailer pa lang ng movie, meron na itong 20 million views as of today. And it shows na talagang sobrang excited ka para sa pelikula ito. I am excited. Parang even the yung excitement ng tao, randam ko lahat yun. So, and the more I am excited because maganda yung ginawa namin pelikula talaga. Maganda yung nagawa namin and If this is what they really want, yung pampamilya, you know, real, and you know, about family, father, daughter, friends, hardened criminals, biglang nabago mo yung pamumuhay nila ng lahat, you know, parang, so nandito lahat. So, plus, ginawa namin setting ito is Christmas Day, yes. Christmas season actually. Aside from it being shown on Christmas Day, talagang may Christmas. Ginawa namin yung pelikula na para pa-Christmas siya. Sarap! Masarap panoorin yun. So you feel it. So, medyo nakakatawa. Madaming masasaya. And the characters are endearing. So, that's why when that happens, kasi pag ang public, ang viewers, natutuwa or napapamahal sa kanila yung mga characters, pag may nangyayaring masakit, naiiyak talaga sila. Kailan mo nabasa yung script and ano yung reaction mo? May mga script kasi na when you read it, first 3 pages, 4 pages, pag mali na yung delivery ng lines, parang off na kagad siya. Tapos pupunta ka sa gitna, titignan mo, bibitawan ko na kagad, yun, wala na. So ito, pag bukas ko, pag unang basa, pangalawa, third page, fourth page, ganado ka kagad. Tumuloy-tuloy. Natapos ko siya in one sitting. I said, I wanna do this movie. So that's when you watched that? No, I never watched it. Never watched the original? Okay. I did not. Okay. Because maganda yung script eh. I wanna base it dun sa script talaga. Na kasi pag nanood ka, minsan baka ma-insecure ka or baka manggaya ka or baka maganto ka. So gumawa na ako ng sarili ko. Kung based on how it was described, sa pagbasa ko ng script ng Mel de Rosario. So, yun ang gano'n ang nangyari. Sino ba si Jose Lito Gomez? Can you tell us? Well, it's that. It's yun nga ang sinasabi ko na sabi ko ka nga, sino ba si Jose Lito? I mean, what's my character? Aside from, sabi nga, I'm mentally challenged. Okay, sabi ko mentally challenged, yes. Sinasabi nila, yung mataas ang EQ mo, mababa ang IQ mo, you think like a 10-year-old, but your emotions are of a 40-year-old. Sabi ko pa, ang daling ikwento, but paano mo gagawin yun, sabi ko. So, honestly, hindi ko alam. We will find out who si Jose Lito. Basta na Jose Lito is a father who had nothing in his ano, but about his daughter. Ang buhay niya lang sa anak niya, so wala siyang pakialam. It's just about, all about his daughter. So yun lang ang existence niya sa buhay na to. Yung paano niya alagaan yung anak niya, and yung anak niya rin
ganun din ang buhay. Mm-hmm. Kung paano niya lang mamahalin ng tatay niya, paano niya rin ako inalagaan because of my disability. Mm-hmm. Mm-hmm. As a matter of fact, even before we started filming, nagkausap kami ni Boss Vic and mm-hmm. we said, Aga, alam mo itong pelikula ito, sabi niya. Pwede ito sa festival kasi family ito eh, values and ganyan. Sabi ko, really? And I've always wanted to mm-hmm. join again. Quietly, hindi ko lang sinasabi mm-hmm. kayo na only my wife knows about it. Mm-hmm. And so, sinabi niya, pwede natin may pasok. Sabi ko, really? Pwede, yeah. Sige. Tapos sinabi niya, pasabik ko. Sabi ko, ganito, Boss Vic. Sabi ko, na I got excited. Sabi ko, Boss, sabi ko, pag hindi tinanggap, huwag natin gawin. Okay, so at first, na-excite ka sa script, sa character. Yeah. Ito na, ngayon, sasali naman siya sa Metro Manila Film Fest. Sasali naman siya sa Metro Manila okay. Film Fest. Okay, so pag hindi nasama, sinabi mo? Sabi ko, pag tayo tinanggap, huwag natin gawin. Oh my God, okay. Sabi ko, huwag natin gawin yung pelikula. May preso, may ganun, ano kaya ang rating na ibibigay sa amin. So we were rated G for general kami. So that's big, that's really for the festival. So kahit bata, pinakabata, kaya pumasok, pwedeng manood talaga. And then, when we were graded by the CEB, well, of course, I wasn't expecting naman this thing. Sa akin, malaki na sa akin yung makapasok kami sa festival yes. at saka maganda yung pelikula mo. Alam mo, no? Eh, biglang we were graded A pa. Wow. So sabi ko, so it's there already. What, ano pang, I mean, in terms of promoting the movie, para sa public, you have a, it's rated G for general public and then graded A and that's it, Christmas.